Congratulations, Marco Garcia. Ikaw ulit ang nanguna sa ating second grade. Maraming salamat po, Jason. Kailangan ko nang umuwi eh. Mamaya na. Sige, may computer at wifi ka naman siguro sa bahay niyo. Kapag gusto mo ipagpatuloy, i-chat mo lang ako. Ituloy natin to, ang galing-galing mo talaga kahit saan. Madali kang matuto. Sarado talaga ako sa iyo, Tol. Halaga, Bina, maulan na ako sa inyo. Sige! Malilate daw sila ng uwi ngayong gabi. Ah, ganyan po ba? Oo. Kumain ka na ba, Marco? Ah, tapos na po. O, kumain na ako. Okay. Thank you.
First grade yung tsaka second grade mo po. Wow! Congratulations, anak! Magpapaluto ako ng paborito mong pagkain. Huwag na po, mami. Huwag na po. Ganun ba, anak? Kakain pa, Marco! Dad, papaba na lang. Parang ibang kutubo, Dad. Naging busy kaya tayo sa negosyo? Bakit? Wala namang kagaya sa Pilipinas ni Marco. Basta, iba-iba ang pakiramdam ng isang inang katulad ko. Sir! Sir! Dito lang, sir! Oh, Daisy, kapalan. Okay. May tatanong sana ako. Ano? Sir Garcia, si Marco. Sir Garcia? Bakit? Ano? Nangyari kay Marco? Dito ko kasi parang wala ko siya sa sarili na eh. Wala ko na lang yung video. Bagong kurikulum sa hamon ay tugon. Sa pagpapatupad ng bagong kurikulum, marami ang inaasahan at kinakaharap na hamon na dapat harapin at tugunin ng tulong-tulong ng mga mag-aaral, guro at administrador. Sa mga mag-aaral na higit na makikinaman, ay kailangan lamang ang bukas na isipan. Malagi ang masinhi at patuloy na pagsisika upang mga nahinim ay magkaroon ng katuparan. Mga guro, alagad itong edukasyon, gabay ang mga kabataan ng makabagong panahon. Tanglaw at iwanan sa tamang direksyon, matibay na suhay at mga tagapagtaguyod. Sa pagtatakda naman at tatahaking landas, mga administrador pandin ang tawag inaasahan. Sila ang pundasyon na dapat sandigan at hikayin ang kurikulong makaroon ng katiyakan. Kaya naman ang panawagan sa bawat isa, magkatuwang natuparin ng sama-sama, balikan ang tungkulin ng buong sigla upang maisulong layunin ng bagong rekord. Ginagawa na natin ang lahat dahil sino natin siyang anak. Naging abala tayo sa negosyo. Kaya,
nagkulang tayo ng panahon sa kanya. At kapag umaalis naman tayo sa umaga, tulog pa siya. At kapag darating naman tayo sa gabi, ayun, natutulog na siya. Huwag niyo muna po siyang pagsabihan. Iba kasi po ngayon ang mga millennials. Kahit sagana po sila sa mga modern technology, napaka-ipsy ng kanilang pag-uunawa sa mga bagay-bagay. Ang ibang kabataan niya ay galit sa kanilang mga magulang. Tulad ng aking pamangkin, uni ko uhi po siya sa kanyang pamilya. Kaya marami pong pinagbabawal sa kanya. Sabi nga po ng aking kapwa teacher na si Sir Alcala, ang baba ng EQ ng bata. So, anong dapat natin gawin, Dad? Sa ngayon, wala pa akong maisip na maganda. Dad, palawakin mo naman ang pangunawa mo. Okay, Ma'am Daisy. Ano ba dapat namin gawin? Ganito po, Ma'am Sir. May ika nga nila, if you can beat them, join them. Anong ibig niyo sabihin? Well, I suggest bigyan niyo po ng oras ang mga anak. Di pa ba sapat yung oras na binibigay namin sa kanya? Oo nga, Ma'am Daisy. Pakiramdam ko, wala naman kami pagkukulang sa kanya. What I mean, Ma'am, Sir, kailangan pa rin kayo ng anak ninyo. Kahit na nasa adolescent stage siya, kahit matalino siya, talentado siya, kailangan pa rin ng gabay ng mga magulang. Kailangan ng anak ninyo na mag-appreciate ng kanyang mga ginagawa. Kaya naghahanap na lang siya ng ibang tao na mag-appreciate ito. Tulad ng mga kanyang mga barkada, ngayon pa na kailangan kayo ng anak ninyo. Dad, siguro it's better kung mas maging visible tayo sa anak natin. Kagaya nung dati. Ano? Pababayaan mo na ako sa negosyo natin? Dad, hindi ganun. Naniniwala ako sa'yo na kaya mong i-manage ang negosyo natin. Let's hire effective and dedicated employees sa ating team. Papapal. Bakit ka pinatawag dito? Ay po. Bakit nga po ba? Nakita mo na ba ang mga grades mo? Lalong bumababa. Hindi ka pa naaanis ang grades mo? O kaya sa kasabihin ng mga magulang mo? Wala nung pakialam sa aking mga magulang ko eh. Kaya wala rin pakialam sa grades ko. May problema ka ba, Marco? Wala po man. Kung may problema ka na, nandito lang ako. Pwede mo mapaglabasan ang sama ng loob. Si Kuy, mga magulang ko eh. Walang pakialam sa akin eh. Puro trabaho lang eh. Sige, iiyak mo lang. Matataas yung grades ko, ma'am. Hindi naman nila makikita yun eh, kasi lagi silang busy sa negosyo. Hindi naman ibig sabihin na busy sila ay wala na silang pakialam sa'yo. Alam mo ba, nakausap ko na ang mga magulang mo. At alam mo ba, alalang-alala sila sa'yo. Bakit po, ma'am? Pumunta mo kayo sa bahay? Oo, dahil bilang teacher at pangalawang magulang mo, tungkulin ko na siguraduhin ang kalagayan ng bawat estudyante ko. Maraming salamat po sa pag-aalala mo. Ayos lang yan, Marco. Kaya sa susunod, pagbutihan mo na lang. Salamat po, ma'am. Next time po, babawasan ko ng laro ng Dota and mas gagaling ako pa sa school. Thank you po. Class, are you ready for the announcement? Yes, ma'am! Well,
tayo dito sa curriculum ng K-12 ay mga survivors. Dahil napagpasahan niyo ang bawat challenges sa inyong buhay. Class, hindi dito nagtatapos ang mga challenges. Pag-uunawa at pagsisikap lamang ang kailangan ninyo. I'm sure marami sa inyo ang magka-college. Now, class, let me announce the top 1 of this year. Pretty sure, kilala ninyo to. Muntik na nga itong magpagsa. Ngunit, dahil sa tulong ng kanyang parents, mga dedicated na friends, at classmates, napanatili niya ulit ang posisyon niya bilang top 1. Let's all give it a round of applause to Marco Garcia. Dahil sa inyo, hindi ko maabot ang karangalan. Kasi, dun sa mga pinangaral nyo sa akin, yun yung pinakamalaking impact sa akin. Kaya, mas na